Ayan, so for today's video, gagawa tayo ng pre-bill ng Shopee. Ayan, so pinalitan ko na yan ng sticker para maidikit natin sa plastic ng J&T Express mamaya. Ayan, nag-print na rin ako kanina ng mga Wavy. So, i-download nyo lang ang iPrint sa Play Store or App Store. Ayan, nakapag-crop na rin ako ng Wavy kanina. I-crop lang natin hanggang dun sa may line. Ayan. So, ang print na yan is naka-image and moderate. So ang ink, ang ano nito is malabo siya kapag naka-image. Ayan, so i-try naman natin. Ilipat lang natin yung box sa susunod na ano. Papalitan natin yan ng text. Ayan, natin print na natin. Ang print nito is medyo okay na siya. Makapal na rin yung text niya or yung kulay. Ayan, and susunod. Medyo na-crop siya dun sa may pinakababa. Okay lang yun kasi gugupitin na lang natin. Next, yung pinakahuli. Ayan, hindi ko na yan siya ginupit. Mas okay ang print nito kapag naka landscape kaysa sa portrait. Kasi hindi mo mailalapat ng maigi yung sa barcode niya. Ayan, okay na rin ang kulay niya. So, isiset nyo siya sa text. Ayan. Gupitin lang natin yung mga borders niya. Ayan, perfect na perfect to sa mga may small business sa Shopee or TikTok or kahit sa ano, gaya ko. At napakamura lang niya compare sa pagbibili ka ng Wavy, pang Wavy. So far, yung mga borders niya magkaka-line naman. Hindi siya yung may maiksi, may mahaba. Ayan, sa baba na yan, medyo na doble lang yan. Yung print ng address ko. Then, yung second, ilapat lang dun sa may magilid-gilid ng mga border. Ayan, super sticky ng sticker na to.
medyo magka size lang naman siya sa original na Waybill ng JNT. So i-try naman natin i-scan kung na-scan ba yung mga barcode tsaka QR niyan. Ayan. Na-scan naman siya. Try natin ulit. Ayan. Ayan. O, diba? Salamat sa panonood.